Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang thriller at drama na pelikula na pinamagatang Bad Sister. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin si Jason, isang estudyanteng mahilig sa musika at nagsushoot ng kanyang music video para sa social media. Pagkatapos ay ipinakita naman ang isang babaeng nakasuot ng pangmadre na pinatay ang isang babae. Pumasok si Jason sa paaralan kasama ang kanyang kapatid na si Zoe at pareho silang nag-aaral sa isang Catholic school. Ang kanilang principal na si Rebecca ay nakipagkita sa bagong madre na nagangalang Sofia na magiging bagong guro sa paaralan at ipinakita ni Rebecca sa kanya ang buong paaralan. Samantala, nakilala ni Sofia si Jason at siya ngayon ang magiging bagong guro ng binata. Pagkatapos nito, ipinakita ni Rebecca kay Sofia ang kanyang silid at habang naririto, pinanood ni Sofia ang music video ni Jason sa kanyang laptop at sinimulan niya itong halik-halikan. Dito na bunyag na kilala ni Sofia si Jason at pumunta siya sa paaralan para sa ilang layunin. Kinabukasan, pumunta si Sofia sa klase at nakitang nakikipag-usap si Jason sa babaeng nagangalang Sarah. Nang makita ito, nakaramdam siya ng selos at inilipat ang upuan ng lahat. Sa kabila ng pagiging madre, si Sofia ay hindi marunong magdasal kaya't hiniling niya kay Zoe na gawin ang pagdarasal tuwing umaga. Pagkatapos ng klase nang hinahalikan ni Jason si Sarah, muli silang nakita ni Sofia at nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkainggit. Sa sobrang galit, nilapitan niya ang dalawa at sinabihan si Sarah na layuan si Jason. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Sofia si Jason sa kanyang silid upang makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase. Sinadya niyang buksan ang pinto at nagsimulang magpalit ng kanyang damit. Lumapit si Jason sa kanyang silid at nakita si Sofia na nagtatanggal ng kanyang saplot. Sa totoo lang, sinadya ito ni Sofia upang maakit niya si Jason. Umalis si Jason nang hindi nakikipagkita kay Sofia at napangiti ang madre dahil naging matagumpay ang kanyang plano. Kinabukasan, dumating ang pamilya ng lahat upang iuwi ang kanila mga anak at nakita ni Sofia si Jason na muling nakikipag-usap kay Sarah. Nainggit si Sofia at sinabi kay Rebecca na masama ang pakiramdam ng kanyang tiyahin kaya't kailangan niyang umalis at pinayagan din siya ni Rebecca. Pagkarating sa bahay, sinabi ni Jason sa kanyang mga magulang na gusto niyang mag-drop out sa klase upang makapag-focus siya sa kanyang music career. Sinuportahan siya ng kanyang ina ngunit hindi natuwa ang kanyang ama sa kanyang desisyon. Maya-maya, nagsimulang kumanta si Jason malapit sa swimming pool at pasikreto siyang pinakinggan ni Sofia. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Jason mula kay Sarah na muling ikinagalit ni Sofia. Sa sobrang galit, pumasok siya sa silid ni Sarah, naglagay ng droga sa pagitan ng kanyang mga libro at palihim na umalis sa lugar. Kinabukasan nang sinuri niya ang bag ng mga estudyante, natagpuan nila ang droga sa bag ni Sarah. Dahil ipinagbabawal ito sa paaralan, nasuspende ng isang linggo si Sarah. Pagkatapos nito, sinuri nila ang buong paaralan at mga dorm at may nakitang bote ng alak sa kwarto ni Jason. Nang bibigyan na nila ng parusa si Jason, iminungkahi ni Sofia sa iba na bigyan ang binata ng kaunting parusa sa pamamagitan ng pagpapatulong sa kanya sa paglinis ng paaralan ngayong linggo. Sinabi ito ni Sofia para manatili ang binata sa paaralan ngayong weekend at para makasama rin niya ito. Ipinakita sa atin ang isang flashback kung paano nahulog ang loob ni Sofia kay Jason. Minsang nakita ni Sofia ang music video ni Jason sa social media at agad siyang nagkagusto sa binata. Pagkatapos ay gumawa si Sofia ng kumpletong pananaliksik at nalaman na isang madreng nagangalang Sofia ang natanggap sa paaralan ni Jason. Nakipagkita siya sa madre at pinatay ito upang siya ang pumalit sa kanyang pwesto. Sa kasalukuyan, parehong pumunta sina Jason at Zoe sa paaralan upang maglinis. Sa panahong ito, tinulungan ni Sofia si Jason at sinikap na akitin ang binata. Kinagabihan, pumasok si Sofia sa kwarto ni Jason at binuksan ang recording ng kanyang telepono habang itinatago ito sa gilid. Pagkatapos ay hinubad ni Sofia ang kanyang mga damit at sinimulang halikan si Jason. Nag-alinlangan si Jason noong una dahil isang madre si Sofia, ngunit hindi niya napigilan ang sarili at pagkatapos ay nagsimula silang magtalik. Kinaumagahan, sobrang nagsisisi si Jason dahil nakipaglampungan siya sa isang madre. Habang si Jason ay wala sa kanyang silid, pumasok si Sofia at sinimulang amuyin ang damit ng binata. Maya-maya lang ay dumating si Zoe at naabutan siyang inaamoy ang damit ng kanyang kapatid. Pinagalitan ni Sofia si Zoe dahil sa hindi nito pagkatok sa pinto at pagkatapos ay sinumbong ni Zoe kay Jason ang nangyari. Nang makita ang lahat ng ito, nagalit si Sofia kay Zoe at binigyan siya ng mababang marka sa exam. Naging kakaiba ito para kay Zoe dahil parati siyang nakakakuha ng mataas na grado sa kanyang klase. Pumunta si Zoe sa kanyang klase upang magreklamo at nakita ang mga sagot ng test paper sa ibabaw ng mesa.
Subalit biglang dumating si Sophia at nakita si Zoe na nakatingin sa mga sagot. Ang totoo ay parte din ito ng plano ni Sophia at sinadya niyang ilagay ang papel sa ibabaw ng mesa upang makita ito ni Zoe. Dinala niya si Zoe sa principal at sinumbong sa kanya ang lahat, ngunit alam ni Rebecca na magaling na estudyante si Zoe kaya hindi niya ito sinuspinde. Sa kabilang banda, nagsisisi pa rin si Jason sa kanyang mga ginawa kaya pumunta siya sa simbahan para magkumpisal. Habang ginagawa ang kanyang pagkukumpisal, biglang pumasok si Sophia sa loob at nagsimulang makipag-sex kay Jason. Pagkaraan ng ilang araw, nagdaos ng party si Sarah sa kanyang bahay at inanyayahan ding pumunta si Jason. Nang makitang papunta si Jason sa party, palihim niyang sinundan ang binata sa bahay. Habang nasa party, nilapitan ni Sarah si Jason at sinimulan siyang halikan. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, napahinto si Jason nang maalala si Sophia at agad na umalis sa lugar. Habang nasa labas ng bahay, may hawak siyang bote ng alak at sa kadahilanang ito, hinuli siya ng isang pulis ngunit kinontrol ni Sophia ang sitwasyon at iniligtas siya sa pagkakakulong. Pagkatapos nito, dinala ni Sophia si Jason sa isang hotel at dito muling sinubukang akitin ang binata. Sinabihan siya ni Jason na mali ang kanilang ginagawa ngunit pinahayag ni Sophia na gusto niyang makasama siya habang buhay at marami rin siyang pera upang magisilang masaya. Hindi makapaniwala si Jason sa mga sinasabi ni Sophia kaya galit niyang sinabi na ayaw niya itong makasama at saka umalis. Si Jason ay nakaupo sa gilid ng kalsada nang lumapit sa kanya ang kanyang ama at sinabing sinusuportahan niya na ngayon ang anak sa kanyang karir at pinayagan na siyang huminto sa pag-aaral. Tuwang-tuwa si Jason na marinig ito at umuwi na silang dalawa pagkatapos. Kinabukasan, handa na silang pumasok sa paaralan at si Sophia ay nasa isang sasakyan din sa labas ng kanilang bahay. Lumala pa ang kanyang kalagayan dahil sa mga sinabi ni Jason noong isang gabi. Nakita ni Zoe si Sophia habang siya'y papaalis at lalo siyang naghinala sa madre kaya't nirecord niya ang plate number ng sasakyan nito. Nag-research siya tungkol sa plaka at lumalabas na ang kotseng ito ay pagmamay-ari ng totoong Sophia. Habang nasa paaralan, nakita ni Jason si Sophia na walang malay sa kanyang kwarto at nakita rin ang maraming tableta sa kanyang harapan. Nang makita ito, sa tingin niya ay sobrang sama ng loob ni Sophia kaya ito nagpakamatay. Habang siya nagpapanik, sinimulan niyang gisingin si Sophia ngunit nabigla nang sinimulan siya nitong halikan at na lamang binibiro lang pala siya ng madre. Sobrang nagalit si Jason at sinabing irereklamo niya si Sophia sa principal ngunit sumagot si Sophia na malalaman ng lahat na may landi ang nagaganap sa pagitan ng isang madre at isang estudyante. Nang marinig ito, sinubukang pakalmahin ni Jason ang sarili dahil alam niyang masisira ang kanyang imahe kapag siya ay nagreklamo. Pagkatapos ay lumabas si Sophia ng silid at nakatanggap si Jason ng tawag mula kay Zoe. Nagtanong siya tungkol kay Sophia at sumagot si Jason na sasabihin niya ang lahat mamaya. Pagkatapos nito habang nagdarasal ang klase, pumunta sa classroom si Rebecca kasama si Sarah at napansing hindi marunong magdasal si Sophia. Pagkatapos siyang mapagalitan, sinabihan ni Sophia si Jason na layuan na si Sarah ngunit hindi nakinig ang binata na sobrang ikinagalit ni Sophia. Kinagabihan habang naliligo si Sarah, palihim na pumasok si Sophia at pinatay ang dalaga. Pagkatapos nito ay naglagay siya ng sabon sa sahig upang isipin ng lahat na aksidente ang nangyari. Dumating ang mga pulis at pinahayag na aksidente ang kinamatay ni Sarah ngunit naghinala sina Zoe at Jason na kagagawan ito ni Sophia. Tinanong ni Jason si Sophia tungkol sa insidente ngunit tinanggi niya ang lahat at sinimulan siyang i-blackmail sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanilang mga skandal. Dumating na naman ang katapusan ng linggo at ang lahat ay umuwi na sa kanilang mga tahanan. Sinabi ni Sophia kay Rebecca na namatay ang kanyang tiyahin at kailangan niyang pumunta sa kanyang libing. Nang marinig ito, pinayagan siyang umalis ni Rebecca. Kinagabihan nang maghahapunan si Jason sa labas kasama ang kanyang pamilya, biglang dumating si Sophia sa restaurant upang saluhan sila. Hindi nagustuhan ni Jason ang ginagawang pagbubuntot ni Sophia at marami ring mga tanong si Zoe dahil sa kanyang mga pagdududa. Nang hindi niya ito masagot ng maayos, nagsimulang lumalim ang paghihinala ni Zoe. Samantala, tumawag si Rebecca sa ospital para magpadala ng mga bulaklak sa tiyahin ni Sophia ngunit nabigla nang malamang matagal na itong nagsisinungaling sa kanya. Dahil sa pangungulit ni Zoe, ibininyag ni Jason sa kanyang kapatid ang tungkol sa relasyon nila ni Sophia. Ngayon ay pareho na silang naghihinala na baka hindi siya ang tunay na Sophia at naalala ni Jason na may nakita siyang laptop sa kwarto ng malanding madre. Kinabukasan habang kausap ni Rebecca si Sophia, palihim na pumasok sina Jason at Zoe sa kwarto ni Sophia at nahanap ang isang laptop. Maraming litrato ang nasa loob ng laptop at ito ay pagmamay-ari ng totoong Sophia. Nahanap din ni Jason ang isa pang laptop na pagmamay-ari ng peking Sophia. Ang laptop ay naglalaman ng maraming larawan ni Jason at nang suriin nila ito,
kanilang nalaman na ang tunay na pangalan ng peking Sophia ay Laura Patterson. Nagpa siya silang dalawa na kunin ang laptop bilang patunay upang magkaroon ng aksyon laban kay Sophia. Sa kabilang banda, nang sabihin ni Rebecca kay Sophia ang tungkol sa kanyang kasinungalingan, sinubukan pa itong itago ni Sophia ngunit hindi niya na ito nagawa. Nang tangkaing tawagan ng principal ang mga pulis, pinukpok siya ni Sophia sa ulo at nawala ng malay. Samantala, pumunta si na Jason at Zoe sa simbahan para hanapin si Rebecca ngunit ang peking si Sophia ang kanilang naabutan. Dito nalaman ni Sophia na alam na nilang dalawa ang katotohanan kaya't inatake niya si Zoe para pigilan sila. Sa kabutihang palad, dumating si Rebecca upang tulungan sila at nagsimulang makipambuno kay Sophia. Papatayin na sana ni Sophia si Rebecca ngunit pinigilan siya ni Jason gamit ang screwdriver na agad namang ikinamatay ng peking madre. Sa sumunod na eksena, ipinakitang gumraduate sina Zoe at Jason at si Zoe ay nakakuha ng kotse bilang regalo habang si Jason naman ay nakatanggap ng isang gitara mula sa kanyang ama. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.